What's up mga kapapa road drive vlogs ko. Naandito naman po tayong muli para po sa napakahalagang pag-uusapan. Napaka-importanting dapat na malaman bilang isang driver o trooper. So, dapat po natin itong nalalaman, lalo na po sa mga baguhan pa lamang nagmamaneho. Kailangan alam po ninyo ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya dapat po ay tutukan mo ito mula ngayon hanggang sa matapos, upang nang sa gayon ay may idea ka at may nalalaman ka po sa mga patakaran sa kalsada. So ang pag-uusapan natin guys ngayon ay napaka-importante, sabi ko nga kanina. Ito po ay pag-aaral tungkol sa driver's license. Part 1. Bakit po part 1? Marami po kasing part ang pag-aaral ng license. So ngayon, step by step po natin itong pag-aaralan. Mula sa kung ano ba ang driver's license sa atin. Bakit tayo nakakuha ng driver's license? Siyempre, una sasabihin mo, pumasa kasi ako. Pero hindi po yun. Hindi po ibig sabihin porket pumasa ka ay mabibigyan ka na ng driver's license. Okay, sabihin na nating pumasa ka nga, pero sa'yo na ba talaga ang driver's license na iyan? So, mahalagang nalalaman po natin ito. Okay. Pero bago po natin pag-uusapan ng bagay na yan, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa channel ko or hindi pa tayo magkaibigan, wala ka pong ibang gagawin kung ikaw ay ngayon lang napadaan dito at nakikita mong nagtuturo po ako about driver's license tutorial. This is the part 1, no? Wala ka pong ibang gagawin kundi paki-subscribe ang channel ko and isabay mo na ang notification bell upang nang sa gayon notified ka pa sa mga susunod pang mga video tips tutorial ko, and paki-like and i-share mo rin po sa iba upang nang sa gayon alam din nila ano ba ang kahulugan ng driver's license sa atin. Ito ba ay talagang atin na mula nang tayo ay makakuha nito, or ito ay pinahiram lamang sa atin? Tara, pag-usapan ko natin. Driver's license. Ayan ang aking driver's license. Kita nyo? Ayan ang driver's license ko. So, ang una natin pag-uusapan ngayon, ano ba ang driver's license? Marami kasi mga nakakuha na ng driver's license dahil pumasa sila. Ang akala nila, sarili na po nila ang driver's license na iyan. No! Kung kayo po ay nag-exam sa LTO, ang tanong dyan, ano ba ang ibig sabihin ng driver's license? Ito ba ay isang karapatan o ito ba ay isang pribilehiyo lamang? So marami pong mga nag-aangkin. O hindi naman nila inaangkin, pero kung makaasta sila ay parang kanila na ang driver's license na iyan. Lagi niyong tatandaan, lagi niyong isipin, kahit pasado po kayo sa DRITI o driver's examination, ay hindi po inyo ang lisensyang yan. Anytime, pwede po yung bawiin sa inyo. Bakit? Kasi nga po, yan ay isang privilegio lamang. Privilege, no? Pinahiram lamang yan sa atin ng LTO para po tayo ay makapag-conduct ng driving sa kalsada. Kasi, kasalanan po ang mag-drive ng walang lisensya. Bawal na bawal po yan. Kaya, ang LTO ay nagpahiram ng lisensya sa atin sa pamamagitan ng mga examination
or mga test na ating mga pinagdaanan upang nang sa gayon, sigurados naman sila na alam natin kung paano natin gagamitin ang driver's license na pinahiram nila. Ulitin ko, pahiram lamang po yan, hindi po yan talagang ibinigay sa atin. So kailangan po, once na meron kang driver's license na pinahiram sa'yo ng LTO, magkaroon ka po ng magandang asal sa kalsada. Bakit? May mga pagkakataon po or violations ka na pwedeng bawiin ang lisensya mong iyan. Ano-ano ang mga violations na pwede kang bawian ng lisensyang iyan. So pag-usapan po yan natin on the next. Ano ba yung mga violation na iyon? Pero sa ngayon po, ang pag-uusapan ay bibigyan ko po kayo ng isang idea na pwedeng bawiin sa inyo ang driver's license na iyan ng LTO management. So, kung ikaw ay wala pong pakundangan sa kalsada magpatakbo ng iyong sasakyan, eka nga, wala ka ang tinatawag na disiplina. Ilang beses kang nahuli ng overspeeding or reckless driving? Ilang beses kang nahuli ng DTS or disregarding traffic sign? Nga po, ilang ulit ka nang nahuli ng overspeeding or reckless driving? Ilang ulit ka nang nahuli ng DTS or disregarding traffic sign? Pero parang hindi ka pa rin nagbabago. So, sa unang huli mo po sa mga yan ay meron silang tinatawag na magtutubos ka lamang, which is 2080 sa overspeeding or tinatawag na reckless driving, and sa DTS po is 1080, and on the next po yan is papatong po yan. Pero ang problema, once na pumatong na yan, ibig sabihin, pangalawang huli mo na, may seminar na po iyan. And with suspension. Pero hindi pa naman ganun ka tagal. On the third po na nahuli ka, patong na naman yan. Pero yun nga, medyo matagal-tagal na ang suspension mo niyan. Ang masama po dyan, dahil ilang beses ka nang nahuli sa loob ng isang taon. Ang pinag-uusapan po natin dito ay isang taon. 1 year record, no? 1 year record po ang pinag-uusapan natin dito. Na pare-parehas ang violation mo, that is the time po na pwede na nilang i-revoke ang license mo at hindi ka na makakakuha pa ng license ulit. Meaning, ban ka na po sa LTO. So, kaya guys, yun nga po, minsan may mga nakikita ako, diba, minsan sa TV nakikita natin, sinita sila dahil may violation naman sila. Sila patong galit. Hindi po ganun ang dapat nating maging asal, na magiging arrogance tayo, dahil arrogance ang ikakaso sa atin, once tayo ay tayo pa ang mas galit. Kahit po ano pa ang posisyon mo sa gobyerno, kung mali ka at kinampanan lamang ng enforcer ang kanyang tungkulin, wala ka pong magagawa dyan. So hindi po tayo dapat nagagalit, dahil ang lisensya po na ating daladala ay hindi naman talaga atin. Pangalan lamang po natin ang nakalagay dyan, dahil tayo po ang nag-take ng exam at para po sa atin yan. Pero tandaan mo, yan po ay isang prebelehiyo lamang at hindi po yan karapatan. Kaya huwag ka po nga asta na sarili mo ang lisensya kapag nahuli ka. So na nakapagbigay po ako sa inyo ng magandang tips ngayong araw na ito, regarding po dito sa tinatawag nating pag-aaral tungkol sa driver's license part 1. So this is only the part 1. May part 2, part 3 and part 4 po ito. Medyo maselan po ang pag-uusap dito about sa driver's license. Kailangan po nating nalalaman talaga ito. Kasi marami ang nag-aakala, ulitin ko nga po, na kapag nagka-lisensya na, ay kanila na. So, hindi po atin yan. Kaya,
ingatan lamang po natin ang ating driver's license na iyan, gamitin ng tama sa kalsada, magmaneho ng tama sa kalsada, huwag kang mangkakat dahil ulitin ko, kapag natandaan ka ng kinat mo, baka habulin ka, gitgitin ka, or maaksidente ka. So, mahirap yan. Kaya maraming mga naaksidente dahil sa maling asal sa kalsada. Dahilan, may lisensya sila. Pero, huwag pong ganun dapat. So, kung kayo po ay may mga katanungan pa tungkol sa safety driving at kung ano-ano pa, at ang ating pinag-aaralan ngayon ay patungkol po sa driver's license part 1, ay just leave your comment down below at sasagutin ko po yan upang sa gayon ay magkaroon po ng kasagutan ng inyong katanungan. And yun nga po, kung kayo ay ngayon lang napadaan sa aking channel, wala pong ibang yung gagawin kundi paki-subscribe ang channel ko and sabay mo ang notification bell upang notified ka sa lahat ng mga video ko. Paki-like and paki-share din po sa iba upang nasa gayon alam din po nila ano ba ang ibig sabihin ng driver's license, na ito pala ay hindi natin sariling pag-aari o karapatan, kundi ito po ay isa lamang pribilehiyong ipinahiram sa atin ng LTO management o LAC. Nandito naman po tayo sa ating paulit-ulit na paalala. Sa ako lang ang kalaman, aksidente o disgrasya ang maari nating kahantungan. Kaya po narito ang aking channel upang kayo ay tulungan at turuan. Paano? This is your Papa Rudy Drive Vlogs na patuloy pong nagsasabi at nagpapasalamat po sa inyo. Hasta la vista, baby. See you on my next vlog. God bless. Bye-bye. Love you all.